Kaya mo bang gawin ang kahit ano? Makagawa ng obra sa loob ng isang minuto. Matutong magsalita ng iba't ibang lengguwahe sa loob ng isang araw. Makaimbento ng isang makabuluhang gadget sa magdamag. At pamunuan ng mundo kinabukasan. Kung ganun, anong pumipigil sa'yo? Bakit hindi mo magawa ang lahat ng gusto mo? Kinukulang ba tayo sa sustansya o kaalaman? O baka naman ay hindi natin nagagamit ang buong potensyal ng ating utak? Gusto mo bang matutunan kung paano? Kamusta mga kaibigan? Yours truly nga pala, Kagilagilalas. At sama-sama nating alamin kung anong kayang gawin ng utak sa buong kapasidad nito. Gusto mo bang sumama sa aming adventure? Subscribe na at pakiklik ang bell button para sa bagong mga video. Let's go! Ang ating utak ay talagang napakakomplikado. Pinag-aaralan natin ito ng ilang siglo, pero hanggang ngayon ay marami pa rin sikreto ang natutuklasan natin tungkol dito. Pero ingat tayo, ang ating mga pananaliksik sa katotohanan ay maaaring mapunta sa katang-isip lamang. Kapag malaki ang ulo mo, ay mas matalino ka? Mali. Ang laki ng utak ay nakadepende sa proporsyon nito sa katawan. Halimbawa, itong utak ng tao, katabi ang utak ng balyena. Sa tingin nyo, sinong mas matalino? Kaninong katawan ang mas nangangailangan ng proseso? Mas maliit ang utak natin sa mga balyena dahil mas maliit tayo sa kanila. Pero ang ating utak ay nakadisenyo para magawa ang napakaraming bagay. Pero naniniwala ba kayo na 10% lang ng ating utak ang ating nagagamit? Kung gawin kaya natin itong 100%, nakita naman natin kung anong kayang gawin ng mga matatalinong tao. Marami silang naiambag sa atin, sa sining, musika at panitikan. Nakilala din natin sila sa sports at nakagawa rin sila ng mga bagay na nagpapadali sa ating pamumuhay. Pinamunuan at binuo din nila ang ating lipunan para sa kabutihan o maging sa kasamaan. Kung magagawa nating gamitin ang buong kapasidad ng ating utak, ay maaaring walang limitasyon ang ating kakayahan. Ngayon pa lang, simulan mo nang sanayin ito. Kung buuin mo kaya ang mga puzzle na nakatago sa drawer nyo, o kaya naman maghamon ka ng chess match sa kaibigan mo. Pero kung isa ka ng ganap na matalino, ay dapat sisiw na sa'yo ang mga bagay na ito. Dahil ang mga simpleng bagay ay hindi na sapat para ma-stimulate ang iyong utak. Ano ba ang interes mo? Sining? Siyensya? Teknolohiya? Kung walang limitasyon ang iyong utak, hindi mo kakailanganing mamili sa mga ito. Pero bago yan, ano nga kayang mangyayari sa katawan natin kapag nilaan natin ang 100% ng ating utak sa pag-iisip? Ang iyong paghinga gamit ang baga, pagtibok ng puso, pagdigest ng pagkain at blood circulation ay kagagawan din ng iyong utak. Kaya naman, kahit na makamit natin ang 100% nito, ay hindi rin natin ito magagamit ng buo sa pag-iisip. Dahil ang mga pangangailangan ng ating katawan para mabuhay ay ang magbibigay ng limitasyon nito. Kung naniniwala kayo na 10% lang ng kakayahan ang ginagamit ng utak, well, ang bagay na yun ay hindi totoo. Maaring ito ay nagmula lang sa isang simpleng pagkalito mula sa katotohanan na ang ating utak ay binubuo ng 10% neurons at 90% glial cells. May iba't ibang klase ng neurons na gumagawa sa iba't ibang functions ng ating katawan. Pero sa pangkalahatan, ang ating neuron ay ang tumutulong sa atin para iproseso at ilipat ang mga impormasyon, samantalang ang glial cells naman ang pumapalibot sa ating mga neurons upang suportahan ito at pagbukod-bukurin. At lahat ng tao ay pare-pareho lang ang pagkakadisenyo nito. Kaya naman, ang iyong utak na may 86 billion neurons ay kasindami lang rin ng neurons ng utak ni Albert Einstein. Pero paano nga ba maging matalino kagaya niya? Itrato mo ang iyong utak na kagaya ng isang muscle. Pasiglahin mo ito, sumubok ng mga bagong gawain at hamunin ang iyong sarili. At higit sa lahat, magkaroon ng sapat na pahinga at panatilihin ang malusog na pangatawan. Kaibigan,
Kung nag-enjoy ka sa ating video, subscribe na at samahan mo kaming tumuklas ng mga bagong kaalaman. Pakibigyan na rin kami ng like at comment. Maraming salamat sa panunod. Paalam!